Golden Dog Rose, best radio magazine program, Radio Green Dog. Whoa! Inumpisahan po namin ang pag-uusap tungkol sa CPR. Para kwentuhan lang po ito. Sinuggest ko po sa Philippine Heart Association na siguro dapat ituro natin ito sa lahat. At doon na nga po nag-umpisa, kanila pong isinulong ang isang bill para ang CPR ay ituro na po sa lahat ng mga bata sa mga eskwelahan. Ang radio clinic na po ay hindi lamang po nagtuturo sa kalusugan, kundi ang aming pong hangarin ay ma-empower po ang lahat tungkol sa kanilang kalusugan. Maraming salamat din sa DWIZ 82AM sa pagtitiwala po sa akin na hawakan ito sa loob ng 20 taon. Maraming salamat. Narito na ang programang maghahatid sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa iba't ibang karamdaman. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang hindi ka malilihis dahil ang maglilinaw sa atin ay mga piling medical specialist. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang bukas para sa lahat, lalo na sa mga taong may problemang pangkalusugan na naghahanap ng kaliwanagan. At ngayon, narito na ang programang Radyo Klinika. Alam niyo, masarap po pala talaga umipo ng gintong ibon kapag sa iyo na talaga. For so many years po, nakikihimas lang ako sa DWIZ every time mag-uwi ang aming istasyon ng Golden Dog. But now, thank you so much po. Maraming salamat din sa KBP. Dahil sa inyo, walang maliit o malaking broadcaster. Lahat ay pantay-pantay. Maraming salamat po. Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Sarne. Ngayong gabi, pag-usapan po natin ang isang lason na nagmumula sa kalikasan. At ang lason na ito ay nagmumula po sa Taal Volcano. Ngayong gabi po, ang pag-uusapan nga natin ay yung natagpuan daw po arsenic. Nasimula nang pumutok po ang Taal Volcano noong January 2020, ay nakita na raw po ito sa lawa at saka sa groundwater ng ilan pong mga lugar sa Batangas, 8 munisipalidad at saka po isang syudad. Ngayong gabi, ang kasama po natin ay isa pong assistant professor sa Department of Physical Sciences and Mathematics sa University of the Philippines, Manila, simula pa po noong 2013. Siya po ang head ng DPSM Chemistry Unit mula 2018 and then 2020 at College Secretary po ng College of Arts and Sciences in 2021. Siya po ay chemistry major in analytical chemistry sa UP Diliman at awarded po as one of the most outstanding teachers by the College of Arts and Sciences sa UP Manila. At marami po pong mga awards kahit po sa ibang bansa ay nagkamit po ng awards ang ating bisita po ngayong gabing ito. Ang ating pong bisita ay walang iba kundi si Assistant Professor MJ Jervy Punzalan. Hi, Assistant Professor! Magandang gabi sa iyo! Hi, Ms. Maru. Magandang gabi din sa'yo at of course sa lahat ng ating mga manonood at mga tagapakinig. Oo, maraming salamat at nandito ka ngayon para tulungan kami ipaliwanag itong arsenic poisoning. At saka syempre, maraming salamat din kay Dr. Michael T. sa pagpapakilala niya sa amin sa iyo. Thank you so much sa iyo, Dr. Michael T. Ngayon nga gabi nga, pag-usapan natin itong lason na arsenic. Pero ito ay galing din sa kalikasan nito, di ba, Prof? Yes, tama po kayo. Ano? So, bigyan ko po kayo ng konting background kung ano ba itong arsenic na ito. Ano? At para maintindihan din natin kung saan pa ito nagsisimula or saan ito nagmumula. So, okay ba Ms. Maru, magsimula na tayo? Yes. Oh, may i-share ka ba na slides? Wala naman. Wala naman. Multiple participants ko to. Okay, sige. Grabe, ano slide pa. So, sige. So, define mo natin siya. Ayan, o, diba?
Diba? So ang arsenic ay isang elementong chemical, so na maituturing natin na highly toxic o kumbaga nakalalason sa Tagalog. So in fact, no, ito ay even classified as group 1 carcinogen. So ibig sabihin noon, no, may kumbaga may evidence tayo na carcinogenic ito sa tao. Mm-hmm. Ngayon, syempre, Ms. Maru, alam ko marami tayong viewers na estudyante. Yes. Diba? So, magbibigay din ako ng konting chemistry. So, itong arsenic ay isang metalloid na kumbaga with ang ipagsinabi nating metalloid, ano, kumbaga ito ay may intermediate properties ng metals and non-metals. So, aside from that, ang arsenic din ay maituturing natin na isang heavy metal. Importante 'yon, ano. So, hindi yung rock on. Heavy metal na nakukuha mula sa kalikasan. Oo. Ito ay isang ano, heavy metal, no. So bakit ba siya kumbaga kabilang siya sa heavy metal? Kasi pag sinabi nating heavy metal, ito yung mga element na may density, heavy nga, 'di ba? Ang density niya or yung bigat ay mas mataas ng 5 beses sa tubig. Mm. Kasi ang density ng tubig kasi mismaro ay 1 gram per ml. So, ngayon, mahalaga yung density eh. Kasi usually, ang bigat ay ina-associate natin sa toxicity. So, sinasabi natin na ang arsenic ay, kumbaga heavy metal na siya, toxic kahit nasa mababang concentration pa nga lamang. So yun yung ating basic knowledge about arsenic. Ngayon naman kung itatanong natin kung saan ito nagmumula, no, yung arsenic. Nabanggit mo kanina, ito ay nasa kapaligiran natin, Ms. Maru, di ba? Yeah. So dahil ang arsenic ay kumbaga naturally occurring siya sa Earth's crust. Although, no, don't get me wrong, no, sobrang liit lang yung percentage niyan. So kung makikita natin sa mga books, meron tayong pie chart about the composition of Earth's crust. Nandun siya sa others, no? Ang others doon yung 1% lang. So masyadong maliit siya, no? So kung dahil nasa Earth's crust siya, maaring magmula ito sa mga bato, 'di ba? Sa lupa, sa pa, sa natin siya pwedeng makita. Of course, sa tubig, sa hangin, pwede rin, ano? So ano pa yung pwede nating maging source pa nito? Even sa living organisms, pwede rin. Katulad ng mga lamang dagat at mga iba pa. Nasa loob nila itong arsenic, yes. Itong mga lamang, yes, dagat. Ah, okay. So ano siya? Parang minute particle siya. Ganun ba yun? Ano po? Katulad ng sinabi ko, Ms. Maru, ano siya? Elementong chemical. So kung naalala mo pa yung high school chemistry. Mm-hmm. Yes, okay. High school chemistry, dyan diniscuss natin nasa periodic table. Uh-oh. So makikita mo dyan, arsenic, nandun siya sa part ng mga metalloid. Tagpupo niya kung baga si nitrogen, ayan, si phosphorus, ayan. Mm-mm. Okay. Ngayon, ito, sabi mo nga natatagpuan kahit saan. Meron ba siyang use? Meron ba siyang gamit? Bakit siya nandito sa ating paligid? Nung unang panahon kasi, ginagamit siya as kumbaga preservatives for wood. Mm-hmm. Yung iba, ginagamit din siya as pesticides. Oh, no? Okay. Kumbaga actually ang main na bukod po sa ano, no, sa sabi ko nga sa Earth's crust ganyan. So ito actually ay kumbaga ginagamit din sa kumbaga makikita natin. Actually hindi naman talaga 'yon mainly gamit niya kasi kung familiar ka sa mining, Ms. Maru, ano, 'di ba kung nagma-mine tayo ng, although hindi, sabi ko nga hindi talaga yung specific na gamit niya, pero kung sa pagmimina, no, yung mga ores natin. Yan, kasi makikita mo rin yung makikita rin natin diyan eh, or matatagpuan din natin diyan sa mga ores. O pag sinabi nating ores, 'di ba? Yan yung mga bato na kumbaga may significant amount siya ng mineral. So, pwede siyang composition ng isang mineral. Mm-hmm. And alam mo ba na ang pinaka-popular na or pinaka-common na mineral na may arsenic ay yung arsenopyrite nga, no? Kulay ano naman to, grayish silver. Mm-hmm. Now, yung iba, sa ibang bansa, no, ginagamit din siya sa mga ano, as kung familiar ka sa mga semicon manufacturing industry. Okay. So ito pala ay minimina rin. Kinukuha rin mula sa lupa because meron siyang usage, meron siyang magagamit. Actually, kung galing siya sa mga ores, siya ay byproduct.
byproduct no? lang. Oo. So kung byproduct, ibig sabihin hindi yun yung main mong gustong kunin. Oo. So, diba, nasama lang siya. Napabarkada. Yes. Oo. Byproduct siya. Kasi meron tayong tinatawag na smelting eh. Ng ating ores, no? So dito sa smelting, high temperature yan, tapos may mga chemicals din tayo nilalagay. Tapos kapag nag-undergo yung isang ore, tapos nag-undergo siya nung process na yan, na-release siya. Kaya alam ko nga, sobrang importante na kung especially sa mga sa ibang bansa, no, yung pagmimina nga ganyan, talagang magfo-follow sila ng ano, ng mga protocols. Mm-hmm. Kasi nga kapag hindi sila nag-follow ng protocols, ano yung pwedeng mangyari? Yung ating mga trabahador, even yung malapit sa area na yon, ay pwedeng, 'di ba? Pwede silang ma-expose. Kung na-expose, ano ang epekto ng arsenic sa katawan? Pag na-expose, hindi maganda epekto niyan. Napakadaming pwedeng maging epekto ng exposure sa sa arsenic, no? Katulad nga ng sinabi ko kanina, 'di ba? Sabi natin, ito ay under, kung may mga estudyante tayo dito, magtatanong ako eh. Talaga professor na professor. Sige, professor, ako ang tanungin mo. Sabi natin kanina, anong group siya, di ba? So under siya sa group 1 carcinogen. So so specifically, pwede itong magdulot ng kumbaga cancer sa kidney, sa urinary bladder, yes. Sa skin, ako, very common yung sa skin. Sa ano, sa lungs, sa liver, and even sa prostate. Meron din tayong tinatawag na yung arsenicosis. Ito naman, chronic toxicity naman to, na kumbaga ang pinaka-effect nito, yung skin lesion. So yung pagkakaroon, kumbaga, sugat-sugat, patsipate, oo, na minsan dark spots, red spots sa ano, sa skin natin, na eventually no, nagli-lead din talaga siya sa skin cancer. Actually, alam mo, hindi nga lang sa mga tao at saka sa mga hayop yung negative effect nito. Actually, merong isang pag-aaral, nabasa ko na meron din siyang effect sa ano, sa mga halaman, kasi nagkaroon ng kumbaga, parang inaaral nila na bumaba yung crop yield o yung kumbaga yung tinatawag nating dami ng naaani dahil sa pagtaas ng arsenic naman sa ano, sa lupa. Okay. Oo, eh pero paano ba ito na nalanghap ba ito, nakakain, o dumadapo lang sa balat kaya nagkakaroon ng effect itong arsenic sa ating katawan? Actually, Ms. Maru, ano, pwede siyang, kumbaga ang route of exposure natin ay pwedeng through ingestion. Okay, pag nakain, oo, nainom. Halimbawa, nakainom ka ng ano, ng tubig na kontaminado ng ano, arsenic, pagkain, ano, ingestion, sabi ko nga, ingestion. So, pwede rin siyang inhalation. No, so ibig sabihin yung nalalanghap natin. Kanina nabanggit natin, 'di ba, na meron din siya sa air. Yan sa water. So yun, yun yung main actually na route na route niya of exposure. Actually, pwede rin sa skin. Kaya lang hindi gaano kumbaga hindi gaano ano pa yung right term doon? Hindi gaano kumbaga major. Ayan. Anyway, na major. Katulad ng ingestion at inhalation. Oo, mas matindi yung epekto pag nalunok mo talaga o kaya nasingot mo. Oo, eh pero paano kung kunyari ang nakain mo yung hayop na merong ano, arsenic na naka-ingest ng arsenic? Kasi di ba kanina sabi mo, Prof, na may mga natagpuan sa ilang mga mammals and also yung mga galing sa dagat, laman dagat, na merong laman ng arsenic. Correct. Ang good news doon, Ms. Maru, ay dahil nasa loob na siya ng living organisms, ito kasi hindi ko nabanggit kanina, no? Ang arsenic kasi ay may iba-ibang forms yan. So, meron yan tinatawag na inorganic form. Ayan, ako, mag-introduce tayo ng medyo technical word. Meron din yan tinatawag na organic form. No, so usually kung sa tubig, usually to ha, nasa inorganic form pa yan. So yung mga inorganic forms niyan, ang mga common diyan yung dalawa, yung actually yung arsenite and arsenate, no? Etong dalawa yun yung inorganic form na actually
Kasi, di ba kanina sinabi natin na group 1 carcinogen sila? Uh-huh. Yung dalawang yun, alam mo ba yung arsenite and arsenate, yung dalawang yun ang considered na group 1. Uh-huh. Ngayon, pupunta tayo sa organic na form niya, no? Yung mga nasa lamang dagat, halimbawa, yung katulad ng tanong mo kanina, kumbaga, yung ang form ng arsenic na nando sa kanila ay mas matuturing na nating organic. No? So, delikado pa rin, pero kumbaga, hindi na sila under group 1. Okay. Okay. So, actually, under group 3 na sila. Oh, so, group pag sinabi natin pa. Group 3, hindi group 3 po, marami po yung groups. Actually, group 4. So, ibig sabihin nun, meron kang inadequate evidence ng carcinogenity nito sa human. No? So, tatlo yan. Meron tayong tinatawag na MMA, DMA, o yung monomethyl arsenic acid, dimethyl arsenic acid. Yan yung mga forms na nandun na sa alamang dagat. So, meron din arsenobutane. Yan yung usually na nasa fishes. Ayun. So, hindi pala maipapasuan naman dun sa kakain na itong ano, na ito laman dagat na ito, yung na-ingest ng arsenic nitong mga laman dagat. Yung laman dagat. Halimbawa, nag-ingest ng ano, yung mga isda. Pwede siyang mapasa sa atin, pero ano, hindi na siya ganong ka-toxic. Kung baka pwede na siyang ilaras sa katawan din. So, hindi okay. Tulad ng inorganic yan na sinasabi ko. Masyado siyang toxic. Imagine group 1, 'di ba? So kung yes. Familiar ka ang mga alam natin or common na group 1 carcinogen, yung mga red mga kumbaga processed meat. Ayan. Mm-hmm. Yan yung mga alam na natin. Ay, yan ang kinakain natin araw-araw eh, pero takot-takot tayo sa arsenic. Oh, eh kasi syempre. Oo. Ang change ng mind. Oo nga. Ay, pwede kumain ka hotdog, hamba. No? Ibang usapan naman yan, Ms. Maru. Oh. Pero yung nasimula doon noong January 2020, natagpuan na tumataas ang level ng arsenic dito sa mga lawa, sa nabanggit na mga siyam na lugar doon sa Batangas. Mm-hmm. Eh, syempre, pinagbibintangan si Taal, pero mukhang sa kanya nga galing, no? Kasi mula daw nung sumapog siya. Paano, ano bang proseso noon? Paano niya inilabas noon? Inugot niya mula sa earth crust? Yung arsenic? Inilabas sa ano? Lawa. Kumbaga, medyo komplikadong proseso yan. Mm-mm. Hindi siya yung parang ito yung dahilan. Sa science ko, hindi natin pwedeng sabihin gano'n. No? Oh, okay. So, pwede lang nating i-correlate. Pwedeng gano'n. No? In fact, sa may isang study na parang inaral nila yung distance nga from, let's say, dun sa Taal Lake, then dun sa Karatig na bayan, ano, yan yung... yung ano ba't mga bayan tayo, Memory, yung Laurel, Balete, di ba, yung San Nicolas, yung Atas na Kapoy, Alitagtag, Santa Teresita, Taal at Tanawang City. By the way, Ms. Maru, ano, bago ko makalimutan, hindi mo na itatanong, taga Batangas din ako. Oh, saan ka doon? Taga Kalaka ako. Ah, oh, Kalaka, oo. Alam mo yung Kalaka? Malapit ba yun? Ako, Bawan kami. Malayo ay, kami. Batang Tek niya. Hello. Ala eh. Okay. Ang aming town ay ano, kalapit lang ng Lemery, kaya medyo nag-alala din kami. Ano? Kasi parang isang town lang ito. Oo nga. Pero walang natagpuan doon sa inyo? Doon sa lugar niyo? I believe so. Yeah, kasi... alam ko kasi, alam mo kasi ito, hanggat hindi mo tinetest, hindi mo malalaman. Hanggat wala kang chemical test na ginagawa, lab test, wala. Hindi mo makikita yan eh. So paano nila natuklasan na mayroon palang arsenic daw doon sa mga balon at saka doon sa lawa? Siyempre, nag-conduct sila ng mga chemical analysis. Diba, yung ating, bakit? Nagkaroon ng doubts pa? Nagkaroon ba ng mga nalason? Ganun? Kaya nagkaroon ng pagdududa? Tingin ko kasi kung familiar ka, Ms. Maru, noong 2014, nagkaroon ng same case yan sa Pampanga naman. Hindi ko alam kung... Ito sa Pinatubo? Basta sa Pampanga area eh. Hindi ko alam kung nabalitaan mo yung part na yun sa Pampanga, pero... maraming naging ano doon ha, maraming nagkasakit doon. Maraming kumbaga iba't ibang klaseng symptoms din. At ayun naman ay if I'm sa pagkakaalam ko no, ang
ang parang naging ano doon is parang sa industrial site naman ang kanilang ano doon. Pero syempre, di ba malapit din kasi sila sa ano? Yes, correct. So, ayun, so kumbaga doon ang tawag nito, yung na-detect nilang concentration ay nasa 300 ppb. Oo. Ano lang ba ang kaya ng ating katawa o yung safe pa? So, magandang question yan, Miss Maru. At dahil natanong mo na rin yan, ano, gusto kong bumasag ng mga mindset ng mga tao. Kasi, di ba sa mga news nakikita natin, actually yung World Health Organization, no, ang nirecommend nila na maximum contaminant level. Ulitin ko yun ha, maximum contaminant level ay 10 microgram per liter or 10 ppb nga, no? 10 ppb sa water. So dito, no, wag natin iisipin, kaya sabi ko babasagin natin yung mga mindset ng mga tao, wag natin isipin na normal lang yun. Mm-hmm. No? Kasi sabi dito, maximum. Di ba ano ba yung pag sinabi natin maximum, yun na yung pinakamataas. Uh-huh. And beside, ang sabi doon, maximum contaminant level. Mm-hmm. So ibig sabihin, contaminant siya, no, ang normal, gusto kong ano yan, ang normal ay wala. No? Dapat wala. yun ang okay. Normal Miss Maru, no? So, kaya sabi ko gusto kong basagin yung ano, minsan kasi sabi nila normal kasi alam mo naman ng tao, di ba? Kita mo nga, kumakain tayo ng mga may preservatives kahit alam natin may carcinogen yan. Kasi inisip natin, ano ba? May safe level naman yata. So, ito walang safe. Minsan hindi mo agad makikita yung risk ang ano yan eh, effect niyan eh. Diba? Kasi pag wala, di ba tayo minsan, pag wala namang immediate effects, okay lang yan. Diba? Kahit sinabihan na tayo na, ito, kontaminado to ng ano. Actually, di ba, ang report pa ng ating mga toxicologist ay, si Dr. Reyes yata ito, ang report pa nila ay mas mataas, di ba, sa 10 ppb. Yes. Pero although, hindi nila na, ewan ko kung hindi lang ako nakapagbasa ng, sa mga news, but sa pagkaka-evaluate ko, wala naman silang ni-report na specific na concentration. Sabi lang nila, more than yung sa standard nga na 10 ppb. So, hindi natin alam gaano ka more. Oo nga eh. Pero yung sinasabi ko nga kanina na nasa yung sa Pampanga nga nasa 300 yung naging kaso na. Namatay ba yung mga tao ron? May mga I'm not sure about sa ganun na case, pero ang doon sa nabasa kong journal ay maraming case na nagkaroon ng sakit respiratory, sa derma, ibig sabihin sa skin, no, meron din mga neurological diseases. Ayan, so ang dami, madaming nagkasakit. Nasa 100 plus din yun. Pero nakakamatay ba ang arsenic kapag ito ay napasok sa katawan mo? Pwede. Mabilis? Mabilis lang ba? Depende kung gaano kadami kumbaga, nakainom ka. So depende kung gaano kadami yung ingested mo. Madaming factor, Miss Maru, kasi ang isang factor pa dyan, yung nabanggit ko kanina, anong klase bang ano ba yung form ng arsenic na yan? Mm-hmm. Ang isa pang kailangan i-consider mo is ano yung genetic makeup ng taong naka-ingest. So, kumbaga marami kang factors or maraming contributing factors na pwedeng i-consider dito. Mm-hmm. So, pwede ang effect nito pwedeng mas malala sa mga bata. Mm-hmm. O yung mga kaysa sa mga adult, no? Mm-hmm. So things like that, no? May lethal exposure dose na tinatawag din. Mm-hmm. Yun, so halimbawa, yung kung itong pinag-uusapan natin ay yung si arsenite and si arsenate, yung inorganic form niya. Ang lethal exposure dose noon nasa around 600 ppb. Mm-hmm. Ayun. So, wow. So depende talaga kung kung gaano karami ang nasusukat yon sa isang tao. Nasusukat mo. Pwede mo sukatin kung gaano karami sa kanyang ano blood. Chemical test. Although by study kasi kailangan mo agad, kung halimbawa may isang tao today siya na wala exposure, kung ang blood ang gagamitin mo, kailangan agad-agad. Mm-hmm. No? Kasi ang usually na tinetest dyan ay yung ihi. So doon pa lang nakikita na
kung may arsenic sa katawan, oo. Okay, okay. So, kung kunyari, eh, yan na nga, hindi sinasadya, nakainom na, meron na. Ano ang gamutan dyan? Paano tatanggalin? Pwedeng tanggalin ba yung arsenic sa blood o sa system? Kasi ano yan, okay, in terms, ganito ah, ano tayo dito, Miss Maru, ano man tawag nito, disclaimer, kasi mm-hmm. syempre, kamutan pa nag-uusapan natin. Mm-hmm. Personally, ako, hindi naman ako medical doctors po, no? Tayo, mm-hmm. hindi tayo medical doctors. Pagdating sa treatment, no, for me, mas importante na madala agad sa ospital okay. ang taong na-expose sa arsenic. Kasi para mabigyan siya ng kaukulang lunas, kailangan kasi mm-hmm. dyan, no? Hindi siya ganun kasimple. Kailangan mm-hmm. kasi dyan ng consultation pa sa ating mga regional poison center, mm-hmm. no? Consultation din sa mga clinical toxicologists. For sure, pagdating nila sa ospital, bibigyan sila agad ng mga gamot tulad ng chelating agents, no? So, mm-hmm. itong mga chelating agents, ito yung mga gamot na nagsisequester, kumbaga kumakapit mm-hmm. sa arsenic, upang mailabas ito sa ihi naman. Oh, okay. So, usually, kumbaga, ang unang ginagawa din nila, nag-perform sila ng tinatawag na decontam o yung mm-hmm. decontamination. So, mm-hmm. halimbawa, kung skin ang na-decontaminate, so, ang gagawin nila, mag-decontaminate sila, hugasan nila yan, or i-remove nila yung contaminated clothing, or hugasan yung exposed area, things like mm-hmm. that. So, katulad nga nung sinabi ko, no, hindi ganun kasimple ang gamutan. Kasi mm-hmm. sa part na yan, titingnan pa nila ang paggamot kasi depende rin sa sintomas na pinapakita ng pasyente. Mm-hmm. Kasi katulad nung nabanggit ko kanina, ang mga ganyan ay depende rin sa genetic makeup ng isang tao. Mm-hmm. So, halimbawa, ang isang pwedeng maging sintomas ay hindi na makahinga si pasyente. So, mm-hmm. kung doon, ang gamutan, kailangan din magbigay ng kumaga bigyan siya ng respiration support, mga ganyan. Mm-hmm. So, yung iba naman, iba-iba, di ba, sabi natin. Yung iba naman, kailangan nila ng blood transfusion kasi na, mm-hmm. dahil sa hemolysis, no? Yung iba naman, kailangan nila gamot sa puso kasi nagkaroon na ng cardiovascular problems. Mm-hmm. So, iba-iba rin talaga, no? So, ang pinakamahalaga pa rin ay sundin natin kung ano yung ibibigay or kumbaga advice na ibibigay sa atin ng ating mga doctors at sa mm-hmm. anong-anong So, ang ibang mga ano rin, mga sintomas daw, diarrhea, pagsusuka, yes. kapag right. ikaw kasama ay yan. Naka-ingest. Oo. Kasama yan. Pwede, pati, yes. Paglalagnat, pwede yes. rin? Kasama din ang lagnat. Mm-hmm. Ang isa pang ang mga kasama pa dyan sa sintomas na yan ay ang numbness. Mm-hmm. Yung iba, parang nakakaranas ng parang nag-iinit daw yung kanilang mga, yung paa, yung... Mm-hmm. Yung kamay, kasama dyan pagsusuka, mm-hmm. yung sakit ng ulo, at even ano ha, nakakatakot to, yung seizure or yung convulsion. Oh, okay. Nakakatakot mm-hmm. yan kasi, di ba, pagka nagsiseizure, mm-hmm. pwedeng maubos ang energy, glucose, kumbaga kung sa amin, yung glucose mm-hmm. or energy nga. So, delikado siya, no? Mm-hmm. So, ayan, maraming mga bagay, no? Oo. Oo, nakikinig sa atin, nanonood ngayon si Dr. Emily Sarne Ulanyo ng UPPGH din sa Pediatric Department. Magandang gabi. Nasa toxicology sila eh. Oo. Magandang gabi. Oo. Ma'am. Oo. Si Mila Jordan Andres din, ng NKTI, na nanonood sa atin. Roy Ramirez, Rolando Cotoner, Angel Loreda ng Bulacan, Edeline Soriano ng Hong Kong, at saka si Ray Boriles Sr., Max Alvarez ng El Nido, Palawan, at sabi nitong si Carmelita, ang ganda po ng topic nyo, Prof. Kakaiba, tanong ko lang, gaano ka safe kainin yung isdang nahuhuli? Katulad na sinabi mo kanina, Prof., pwede naman, di ba? Hindi, kumbaga, take note po, Miss Maru, hindi kumbaga hindi siya ganong katoxic katulad nung yung inorganic arsenic nga. Mm-hmm. Kasi kapag galing sa, sabi ko nga, kung galing siya sa fish, usually nasa arsenobutane na siya na form. Mm-hmm. So hindi na siya si group 1 carcinogen. Hindi na siya. So pwede na siyang kumbaga na excrete ng ating katawan. Ang mahirap yung nainom mo mismo, yung tubig na merong arsenic. Yung arsenite, diba? Yan. Mm-hmm.
arsenate. So kaya sabi ko kanina, in terms ng sa mga gamutan, hello sa ating mga doctors, ay ang ating mga doctor at toxicologist pa rin talaga ang expert. Of course, oo. At si Zoraida rin na nanonood at nakikinig daw sa atin. So bilang panghuli, Prof, ano ang maibibili mo sa ating mga kababayan? Lalo na yung natatakot sa, tinatanong kasi nila, pati raw ba yung mga tubo ng tubig na... Kasi hindi naman sa balon lang kumukuha ngayon ng tubig yung mga tao, di ba? Meron ng parang mga naka-place na mga tubo dyan sa mga syudad at saka munisipalidad dyan sa Batangas. Napapasok din daw ba yung mga tubo ng tubig? Pwede po. Pwede, ah, po pwede rin, oo. Yes. Kasi nga sabi ko nga, medyo complicated din yung proseso. Ang dami kasi, kumbaga ang dami kasi yung contributing factors, no? Okay. So kaya sabi ko, kailangan niya ng pag-aaral talaga. Kasama dyan, hydrology, geochemical factors, no? Yung i-consider mo rin dyan, yung depth ng well, no? Yung water level din, mga sabi ko nga, geochemical factors, pH pwede rin siyang isang factor eh. So may possibility. Ayoko sabihin na wala, hindi pwede, no? May possibilities eh. Kasi nga sabi ko, ang daming contributing factors talaga. Kanina sila pwedeng humingi ng tulong kung gusto nilang patest yung kanilang tubig sa bahay. Siyempre sa ating local government muna. Okay. Kasi yung local government siya naman may kipag-ugnayan sa ating provincial. 'Di ba katulad nung naging ang ating provincial health government yung nagsimula nito o nagsagawa ng mga pagsusuri. So hingi po kayo ng tulong sa inyong local government. So bilang panghuli, Prof, ang maipapayo mo sa ating mga kababayan at saka anong gagawin natin in case of arsenic poisoning? Better po kung, kasi 'di ba nowadays marami na pong, I'm sure marami na kumbaga na tag na siya ng ating local government yung ibang mga pumps or yung ating mga wells, no? Nalagyan na nila yan for sure ng 'di ba? Kaya nga sila nag-report at usually minamarkahan nila yan eh. Ito nagpositibo, no? So kung may mga ganun po tayong sa lugar natin, no, na nilagyan na nila na ito ay positibo, ay syempre wag na po tayong matigas ang ulo, ano? Wag nating inumin yung tubig. Wag din natin, iwasan din natin gamitin siya na pang, let's say, halimbawa panghugas sa pagkain. Kasi minsan, 'di ba, isip natin pwede naman siguro 'to kasi yung tubig mawawala lang din naman, no? So kasi panghugas ng pagkain. So sumunod tayo sa ating mga local government po, no? Huwag din nating kasi yung iba, ito Miss Maru, narinig ko lang yung iba daw iniisip nila, hey, pakuluan na lang natin yung tubig. Ganyan. Kasi pag pinakuluan, nawawala na rin 'yan. Hindi nawawala po. Hindi po siya ganoon. Hindi siya parang, 'di ba, kasi pag bacteria pakuluan mo, ganoon, 'di ba? Usually ganoon yung natin para matanggal yung bacteria or mabawasan yung bacteria. Ito kahit sa high temperature. So kahit pakuluan mo yung tubig, hindi siya mawawala. So better pa rin talaga na we follow, no? So usually naman, I believe our local government will provide kumbaga alternative source ng water para sa ating mga residente. Oo. So sa ngayon, sa tubig pa lang natagpuan itong arsenic dyan sa mga lugar sa Batangas, wala sa air? Hindi pa sila, ang sa alam ko, as far as I know, hindi pa kasi ginagawa ng test. Pero tandaan natin na hindi necessarily nawala. Okay. So, hindi the reason kung bakit hindi pa natin nalalaman, wala pang pag-aaral na ginagawa. Well, mag-aano na rin ako, Ms. Maru, noong 2018, nagkaroon kami ng pag-aaral dyan sa Kalaka. Ina-analyze namin yung air for particulate matter. So doon malalaman, 'di ba? Hangga't hindi mo kasi tinitingnan hindi mo malalaman. Pero again, hindi po necessarily na ibig sabihin ay wala. Sino dapat mag-initiate niyan ng pag-aaral na 'yan? Syempre ang ating mga nabalitaan ko nag-hire sila ng mga chemist I don't know if that would be for that purpose. Oo. Yeah, syempre. Who is hiring PBOX ba? Nakalagay lang kasi sa announcement parang provincial bat ng Okay. But again, Ms. Maru, I'm not sure. Kailangan talaga umaksyon sila kasi hindi biro-biro 'yan, lalo na kung kalusugan ng mga mamayan ang nakasalalay.
Prof, maraming salamat ha. Kulang yung oras natin pero sana maulit ito. Thank you very much then for this opportunity. It is our actually pleasure from UP Manila, no, as part of the Philippine One Health University Network to really educate our public. Thank you very much. Sa susunod ulit ah, Prof. Ha? Pag hindi ka busy. Si Prof. Assistant Professor MJ Punzalan. Thank you so much. At magbabalik po ang Radyo Klinika makalipas na pang ang ilang paalala. Oras po natin ay ganap ng 7:36 in the evening. Radyo Klinika sa DWIZ. Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Sarne. Ngayong gabi ang pag-uusapan po natin, overactive bladder. At ang ngayong gabi ang kasama po natin, straight from Cebu, isa pong urology surgeon, si Dr. Coco Camacho. Doc, magandang gabi sa iyo. Good evening, Ma'am Maru. Hi po. Oh, kumusta po dyan sa Cebu? Kumusta ang COVID dyan? Okay, improving naman po. Thankfully, improving na po. Pero totoo ba? Pwede nang hindi mag-mask kapag nasa labas? sa provinces daw. Pero hindi pa sure. So I still tell my patients pag maraming tao, still safer to wear your mask. Of course, oo. At nasa normal na sitwasyon na naman ang Cebu, no? So marami bang lumalapit sa iyo, Doc? Ngayon na ang problema ito. Yung palagi silang wiwi ng wiwi. Hindi nila mapigilan na kanilang wiwi. Makakita lang ng CR parang gusto na nila magwiwi. O hindi makaalis-alis ng bahay dahil nga ito ang problema. Yung kapag daw nagbiyahe sila, eh baka mapawiwi sila habang nasa daan. So ito ba lahat ay bunga ng overactive bladder, Doc? Yes, ang overactive bladder po kasi, it's a whole complex of symptoms na it has many causes also. Hindi lang siya one cause. Mm-hmm. When a patient comes to our clinics and then they tell us na, Doc, may balisaw-saw in Tagalog or busaw in Bisaya. So, Doc, parang I have to go to the bathroom often. Hindi ko mapigilan. I have to run. Sometimes hindi ko na maabutan yung bathroom. Mm-hmm. So, these are problems with overactive bladder. And as we tell our patients also, although overactive bladder is not really life-threatening. Mm-hmm. It's life-changing po. Kasi like what you said, some people are almost hesitant to go out na because mm-hmm. they don't want to have to inconvenience everybody else, like to stop mm-hmm. the car every so often. Or when they go to the mall, they have to, we have a thing that we call toilet mapping. So the first thing that... Kinaalam na ko nasa inyo toilet. Is the toilet. Oo. So, talagang... Marami na po tayong overactive bladder. The thing lang with Filipinos is people will think na it's really part of aging, okay lang talaga to. But it shouldn't be. It should not be like that po. It's very treatable. Meron bang bata pa eh ganito overactive bladder na problema? Meron din po. Some patients as young as in their teens, they come to our clinics. These are usually caused by congenital problems din po. Oh, okay. Oo, kasi meron ang isang nanay na yan ang reklamo niya. Yung kanyang anak daw, parang palagi mapanghi ang amoy. Yung pala, palagi daw nagwiwiwi tapos may tumutulo. Or hindi niya alam, meron tumutulo. Okay. So these are also like we have this like for this particular patient we have to see this patient in our clinic personally. We have to do thorough physical examination. Baka hindi naman it's not really overactive bladder. Baka there could be some other pathology din po. Oh, okay. Pero ang overactive bladder ba, may kinalaman sa pag-upo mo sa mga maiinit? Kasi sabi nila, di ba, na matatanda. Huwag ka raw uupo sa mainit, mababalisaw-saw ka. Hindi naman po. It doesn't necessarily mean na pag umuupo ka sa mga maiinit na mga upuan, immediately magbalisaw-saw ka. Mm-hmm. But there are instances na like in the sauna po, marirelax po tayo, marirelax po na yung mga, yung pelvic floor muscles natin. So, some patients, they feel like
ganun po, like, na gusto nilang maihi or ganun. Pero it doesn't necessarily mean na if you sit on warm surfaces, mabalis ang tapon. Oo, at saka may kinalaman ba yan sa pagkain or iniinom yung pagkakaroon ng overactive bladder? In some patients, patients who already have overactive bladder symptoms or in patients who have chronic cystitis, who are already diagnosed with chronic cystitis, po, some drinks and some certain kinds of food trigger po yung balisaw-saw nila. So, in some patients, yung sobrang maasim is a triggering factor. Spicy food is a triggering factor. In some patients, dairy food is also a triggering factor. We also tell our patients to cut back on caffeine. So, caffeine is also a triggering factor po. So, if there are trigger factors, meron din bang anatomical na dahilan bakit ka nagkakaroon ng overactive bladder? Yes po. Like you said earlier, diba, marami po siyang causes. So, one cause of overactive bladder symptoms, especially in the elderly male, is yung paglalaki po ng prostate. So, these patients, especially men above 50 years old, they start, they're already considered them in the aging population, we will check their prostate. If malaki po yung prostate nila, baka po yun yung cause ng overactive bladder nila. Mm-hmm. Sa mga babae, totoo ba na kapag daw marami daw ang inianak ng normal, dok, eh nagkakaroon din ng overactive bladder eventually? Not necessarily overactive bladder. We have a thing also that we call stress incontinence. Yung when tumatawa sila or mag-sneeze, parang lumalabas yung ihi nila. Oh, yeah. Nag-leak po. Nag-leak po yung ihi. Pag, di ba, nag-cough or So, associated po siya with women who have given birth a lot, or in the elderly women also, or in obese persons, because this correlates with nag-weaken na po yung pelvic floor muscles nila. It's actually our pelvic floor muscles that help us prevent the leakage of our urine. So, pag ordinary cough lang, ordinary tumawa lang, diba? And then parang oops, lumalabas. That could be a sign that there is already pelvic floor muscle weakening po. Paano naman yung sabi nung marami? Oo, parami kasi inilabas. Nasa-stretch. Nasa-stretch po yung muscles. So ma-weaken siya. So kailangan na nila ng exercise po. Dok, eh, paano yung mga nagpipigil ng ihi? Kasi meron na, nung bata-bata pa sila, syempre, parang bawal lang tumayo na tumayo para mag-CI, lalo na kung nagtatrabaho. Dahilan din ba ito nung eventually pagkakaroon ng overactive bladder kapag sila'y tumanda na? Kasi naabuso nila si bladder. Ah, so hindi. Oo, hindi naman. Hindi naman po. But to explain further, yung pagtitigil po ng ihi, in some instances, pag talagang matagal na, then it can lead to other problems like UTI, especially in women, pagka UTI yung patient. So pagka UTI, then lalabas na naman si overactive bladder symptoms. Okay. Not necessarily na yung pagtitigil yung mag-cause ng overactive. Okay. Gaano katalas na naiihi ka para sabihin overactive na ang bladder mo? We have a general number of about, we go to the bathroom around 8 times during the day. But this will also correlate with the number of glasses of water that you drink. So if malakas ka uminom, then naturally, you have to go to the bathroom more often. But if normal lang day-to-day mo, ganun, okay lang. Mga 8 times maybe in a day. Yun yung acceptable. 8 times is acceptable. Basta mawalakas ka uminom. Pero kung hindi ka naman inom na inom, pero ihi ka na ihi, probably you have a problem with your bladder na. It will also have to, you will have to see yung urge mo, pag talagang ihi-ihi ka na. Pero pagpunta mo sa bathroom, like little lang yung volume, it di siya po nag-correlate. So maybe yes, they have overactive bladder already. Pero if you go to the bathroom often,
But marami naman yung iniihi mo. Mm-hmm. And not necessarily. So it has, it's a case-to-case basis. It's not the same for everybody. Mm-hmm. Ay, ang diabetics, di ba, sabi nila may polyuria. Polyuria ba yun? Or overactive bladder na rin yung kanilang problema na maya't maya nasa CR sila? So in the case of diabetics, we also have to check their sugar control, mm-hmm. because diabetics in general, they also do have overactive bladder aside from the polyuria that they have. Mm-hmm. Long term, like poorly controlled diabetics in the long run, if they've had their diabetes for a long time and it hasn't mm-hmm. been really controlled properly, sometimes yung, I don't know how to say this. Mm-hmm. Parang yung ano nila, yung bladder you'll not be able to contract properly. Mm-hmm. So, hindi na siya nag-squeeze out ng urine properly. So, yeah, that can manifest as overactive bladder also. Ah, okay. Pero wala naman natitirang urine doon. Hindi naman nai-imbak yung kanyang urine. Meron din po. Ah, nai-imbak. Because di siya properly naka-squeeze out ng bladder, marami pa yung naiiwan inside. Kahit so, na i-press mo yung puson. Yung iba, ganun ang ginagawa eh. Di ba? Or yung umiere yung mga... Umiere, oo. They have to strain. Oo. They have to strain sometimes. For kahit na, sometimes there is still a significant volume mm-hmm. na natitira sa loob po. Mm-hmm. Okay. Eh, pero may gamot pa, Doc, sa overactive bladder. For overactive bladder, mm-hmm. if we do find the different kinds of so if we have the proper history, proper physical examination, and the correct na diagnostic laboratories, mm-hmm. then we can treat the correct cause also. There are different causes, so there are also different kinds of medications. And yes, overactive bladder is treatable. Ah, okay. Ano yung mga medicines usually na ibinibigay ito? We have medicines, we have anti-muscarinics and beta-3 agonists. These are different classes of medications that help prevent yung pagtitiga-tiga ng urinary bladder natin. In overactive bladder kasi, yung bladder is parang tumitiga siya kahit na hindi pa siya full. Mm-hmm. Our bladders normally would squeeze out the urine when it's already full. But in some cases of overactive bladder po, pumitiga-tiga na siya, mm-hmm. even if they're not full yet. So mm-hmm. Some of our medications will help prevent that. And then also we have sensitive bladders kahit hindi pa siya full, like to send out na siya ng signal sa I'm already, may urgency na kahit hindi pa siya full. So we also have medications that can help with a sensitive bladder. So hindi na sobra ka-urgent sa overactive bladder patient. May kinalaman din ba yung stress, no? Kasi merong mga nagko-konsulta na ang sabi nila, kapag daw nakaihi na sila, kasi papaalis na ng bahay, maya-maya raw bago raw sila umalis, parang naiihi na naman sila uli, pero konti lang yung lumalabas. You were asking about stress, no? Yes. Stress can play a factor in overactive bladder. Mm-hmm. But there is also a thing called bladder training. So if we, and then our bladder is very trainable. Mm-hmm. We train our bladders parang psychologically, gusto kong, I want to go out, but before I go out, I have to go to the bathroom. Mm-hmm. And then kahit na hindi ka, you don't have that urge yet, you would still go to the bathroom. Sooner or later, if you develop that habit of going to the bathroom, even if you don't have that urge, mm-hmm. then sooner or later, even if you just reach for your car keys or if you reach mm-hmm. for the front door, parang ay magsisignal si brain na ika na. So it's very there are instances. Pwede mo itrain. So psychological lang lahat. Pwede mo rin siyang turuan. Pwede rin po. Oo. Okay. Yung Kegel ba? Yung Kegel exercises, Doc? Can it help also? Yes po. Mm-hmm. Yes. Kegel exercises are helpful with what I mentioned earlier, the stress urinary incontinence. Mm-hmm. So, di ba, when we have the weak pelvic floor, yun maglilik po yung ihi. Mm-hmm. The Kegel exercises, this helps us strengthen the pelvic floor muscles again.
So mm-hmm. this helps with the patients who have stress incontinence. Mm-hmm. Okay. Okay. Eh, yung surgery, kailangan ba yan para sa may overactive bladder? It will depend on what kind of or how severe the overactive mm-hmm. bladder symptoms are. There are surgical interventions, but those are for the far, far worst mm-hmm. cases. And so far here in the Philippines, I'm not sure if we can do it, but there are surgical interventions for it. Ah, meron naman, oo. Pero hindi naman tayo dito sa Pilipinas sumaabot doon sa kailangan i-surgery si bladder. We have like a parang tayo pacemaker, naglalagay po tayo ng pacemaker para sa bladder. Ay, ganun, para sa puso. Para sa puso po. Pero it's not available yet here in the Philippines. Para saan yung pacemaker na yun, Doc? It stops. It controls po yung ano sensations ng bladder. So it helps. It helps control it po. Ah, okay. Sacral neuromodulation po tawag. Okay. So gaano na karami kaya ang mga Pinoy? Mayroon ba kayong data, Doc, na mayroon ba itong problema, overactive bladder? I'm not sure about sa Philippines po, but 4 out of 10 meron po tayo overactive bladder. 4 out of 10. Ang dami pa ta, no? Na may ganitong karamdaman. Yung iba siguro ay hindi na lang pinapansin. Na para naging parte na lang ng kanilang buhay. So kung may overactive bladder ka, Doc, pwede ka rin gisingin yan sa gabi? Yes po. We call that nocturia. Mm-hmm. This can be because of the diabetes, it can be part of the overactive bladder symptom complex, mm-hmm. or it can be from other causes. So still, it goes back to the history taking and the physical examination din po. Mm-hmm. But yes, you can be up again at night just to wee. Mm-hmm. So anong unang gagawin ng isang pasyente kapag ganito may mga sintomas na siya na parang, uy, ang pantong ko masyadong makulit, masyadong active, oo. Ano ang unang dapat niyang gawin? So, first and foremost, we tell our patients to do behavioral modification first. Sometimes patients are very anxious na because whenever, mas they're unlike before. So, when they feel like, uy, like I'm going to the bathroom more often right now. Mm-hmm. So what do I do? Do I have overactive bladder? We tell our patients to do a bladder diary. Just take down the volume of liquid that they take. Mm-hmm. And also take note of the volume of the urine that they pass out. So that mm-hmm. they'll know. Kasi like, if the patient takes in too much water, then naturally he will have more urine. Mm-hmm. And then another thing that they can do is to lessen their caffeine intake and alcohol intake. Bawal ang kape, be more aware of the food and drinks. Ganun din po. Pati mga energy and drinks. And also lessen the water intake. At syempre patingin sa inyong mga doktor, huwag pabayaan yan. Kasi hindi lang nakakahiya, no? Annoying din para sa atin. At syaka eventually, no, magiging unhygienic din tayo kung masyado tayong madalas na nawibibitas merong natulo. Oh. Okay. No, pati sa ating mental and emotional condition, nakaka-apekto po yan, yung overactive bladder. It's quite depressing po. Yes. Mm-hmm. Some patients are depressed na po. Totoo. They cannot work. O kaya, nagda-diaper na lang daw sila, Doc. Kaya lang, syempre, pag naka-diaper, uneasy rin yung kanilang pakiramdam, di ba? Opo. So, I actually had a very young patient. She was only in her 20s. She had to wear diapers to work, but she was very religious with her bladder diary, with her bladder training, and the medications that they gave her. Now she's back at work and she's no longer wearing her diaper. Wow! So may pag-asa naman pala talaga. She's happy. Opo, she's there. Meron naman talaga po. She was very depressed when she came to the clinic. Mm-hmm. And now she's working again. So, happy patient, happy doctors.
Yeah. Look, para sa mga kababayan natin na nanonood sa ating ngayon sa IZTV at saka sa ating FB Live and of course, nakikinig po sa DWIZ. Saan ba ang clinic dyan sa Cebu? Saan ang clinic mo dyan sa Cebu, Doc? Meron po tayong clinic sa Cebu Urologic Institute. It's Cebu Urologic Institute. Mm-mm. Okay. Yes, thank you. Yes, thank you so much, Dr. Coco Camacho. Maraming salamat. Ingat ka, Doc. Thank you. Bye. Thank you also. Bye. Radyo Klinika sa DWIZ.